Her Majesty, Mother, ilan lang yan sa mga tumatak na tawag sa kanya. Nakilala sa larangan ng pagpapaganda at tinitingala ng buong mundo sa mga napatunayan nito sa pinasok nitong industriya. Inidolo ng karamihan dahil sa angkin nitong talento. Hinangaan sa mga kanyang adikain na magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa din ang pagtulong sa mga nangangailangan. Siya ang nag-iisang mother, ang ina ng mga hairdressers, ina ng mga kabataan at mga nangangailangan, o mas kilala natin bilang Ricky Reyes. Sa kabila ng lahat ng ating pagkaakilanlan kay Mother Ricky, may isang tanong pa rin ang mananatiling palaisipan sa atin. Sino nga ba si Ricky Reyes? Simula ang isang Mother Ricky sa pagwawalis lamang sa isang parlor noong 1970s. Panganay at tumayo bilang ina at ama sa kanyang mga nakababatang kapatid. Maaga siyang namulat sa pagbabanat ng buto upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi naging madali para sa batang Ricky ang simula sa kadahilanan na rin ng estado sa buhay. Bukod pa riyan ay ang hindi pagkakaintindihan nila ng kanyang ama. Naglaon ng panahon at hindi nawala ng pag-asa ang isang Ricky Reyes. Nagsumikap at hindi nagpatalo sa laban. Mistulang isang pelikula ang buhay na kinagisnan ni Ricky. Sa bawat pagsubok ay nagkaroon naman ng magandang kinahinatnan. Yumabong ang kanyang pagtsatsaga. Unti-unting gumanda ang karera ni Ricky sa industriya ng pagpapaganda. Ito'y hindi lamang dahil sa kanyang tsaga, bagkus ay kaakibat nito ang kanyang talento at pagmamahal sa kanyang ginagawa. Dito na umusbong ang pangalang Ricky Reyes, pero hindi ito natapos sa kanyang pagyabong sa pagpapaganda. Habang gumaganda ang karera ni Ricky, hindi ito nakalimot sa kanyang pinagmunan. Noong 1984 ay ipinakilala ni Mother Ricky ang kanyang adikain upang makatulong sa mga mahirap. Inilunsad niya ang proyektong Isang Gunting, Isang Suklay, kung saan ay nagbigay siya ng munting pagtuturo sa mga taong nais maghanap buhay. At dito nga, lalo pang naging mas maingay ang pangalang Ricky Reyes. Nagpatuloy ang adikain ito at niyakap naman ito ng mga mamamayang gustong guminhawa ang kanilang mga buhay. Sa ganda ng mga naiambag ni Mother Ricky sa publiko at sa bansa, magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa din ang walang sawang pagtulong nito sa mga kapos sa buhay. Dito rin sinimulan niya ang pag-aaruga sa mga batang may cancer at tinawag niya itong Child House o Center for Health Improvement and Life Development. Dito ay tinutulungan niya ang mga kabataang may cancer upang makapagpagamot at mabigyan lunas sa kanilang mga karamdaman. Hindi matatawaran ang mga nagawa ng isang Ricky Reyes. Siya ay nagsilbing instrumento para sa mga nangangailangan. Isang patunay lamang na kahit anumang tanyag ni Ricky ay nananatiling mababa at marunong umunawa sa nakararami. Huwag nating kalimutan na ang ating tinitingala at iniidolo ay kagaya rin natin. Simpleng tao na nagmamahal sa magulang, sa pamilya, sa mga taong nangangailangan, nasasaktan, natutuwa, naiinis at nagagalak. Ginawang instrumento ng Panginoon upang maging halimbawa sa ating lahat na tayo ay pantay-pantay lamang at ibahagi ang anumang meron tayo na ipinagkaloob ng nasa itaas. Yan ang tunay na Mother Ricky Reyes. Hello, Mother Ricky Reyes. Happy birthday po sa inyo. I wish ko po sa inyo, sana po dumamay po ang iyong may tutulungan sa mga tao. Sana po lalo kayo mag-ingat, and more blessing po, and more birthday to bang po. God bless po, and happy birthday.